guys, what is up? It's me, Captain Paul. Welcome back to my vlog. Again, guys, kung nakita niyo yung ating thumbnail, bagong camera sa ating moto vlogging. So, goodbye GoPro na nga ba? I've been with GoPro since Hero 5, and then nag-Hero 8 ako, and then Hero 10, and then GoPro 360 Max. So, halos lahat ng camera nila na try ko. Eh, nung una okay naman guys, but ang tanging nagiging issue ko talaga sa kanila is yung external audio, okay, yung mic adapter nila. Talagang pagka kasi na nabasaan ng ulan yung GoPro, pati yung adapter, talagang nasisira na yung audio. Yun lang, and wala silang ano, decibel meter, hindi mo pwedeng i-adjust yung decibel. So namimili siya ng external mic. So hindi pwede yung mga stereo mic. So unlike dito sa ating bagong camera, okay, which is Insta360X3. Okay, so hindi lang siya basta camera, 360 camera siya, dual cam, and pwede rin siyang gawing single cam. Okay, napaka dami niyang pwedeng gawin. And mga accessories guys, napakarami niyang accessories compare sa GoPro. Eh, so still meron siyang mic adapter guys, kailangan pa rin gumamit ng mic adapter. Okay, pero ang maganda sa Insta360, eh pwede mong i-adjust yung decibel ng iyong audio. Pwede mong gawin plus 3, plus 6, minus 6, minus 12, minus 18, depende sa external mic mo. Dahil kasi kahit anong ganda ng quality ng video mo, kung pangit ang audio mo, eh ganun pa rin, hindi wala manonood sa'yo. Okay, alam naman natin yun, ako, aminado naman ako na may mga vlogs ako na medyo hindi maganda ang audio, kaya hindi nakakakuha ng mga views. Okay, sa GoPro naman, wala akong masabi sa video quality, napakaganda. Kaso yun nga lang, minsan nag-hang siya, nag-overheat, bigla na lang mamamatay. Okay, so hopefully dito sa Insta360 hindi natin ma-experience yun. Okay, so mas matagal ang battery life nito, mas malaki yung battery niya. Although medyo mas mahal yung battery ng Insta360. Okay, 1800 milliamps yata ito, kung di ko nagkakamali, nasa 2400 isa. Yeah. So hopefully guys, maging maganda yung audio natin. When it comes to quality ng video naman, wala akong masabi sa Insta360. Halos the same sila ng GoPro. Pwede siya mag-shoot ng 5.7K and 4K. Meron din siyang 3K, 2.7K, tsaka 1080p, meron din siya. Okay, sa pagka single lens, alam ko nasa pwede ka mag 4K eh. 4K, pagka 360, 5.7K. And then 60 frames per second, 30, meron din siyang 120. So napakaganda, napakaganda. Halos lahat ng features ng GoPro meron din tong Insta360. So ayan. Time check, it's 1 PM. Papunta tayo sa Kawasaki Big Bikes Baliwag. Alright guys, so ito, nandito tayo sa Baliwag. So pinalitan ko lang yung settings ng camera natin. So kanina naka 360 tayo, ngayon ginawa nating single lens camera. Kanina naka 4K and 60 frames per second, ngayon naka 2.7K, 60 frames per second. So meron siyang iba't ibang klaseng field of view guys. Meron siyang max view, action view, ultra view. So depende sa preference mo. So action view, I think it's more on motorcycles. So yun ang gagamitin natin na field of view. I think kita naman yung daan ng maayos, pati yung motor. May mga angulo kasi na minsan sa GoPro, hindi kita yung motor. Ito naman, hindi kita yung daan, sobrang baba. So eto, somehow maganda yung field of view niya guys, napakalawak. And so hindi siya mahirap i-set up. At ang kagandahan nito, syempre 360 camera siya, pero meron siyang mic adapter. So pwede kang maglagay ng external mic. Unlike sa GoPro na 360 Max, wala siyang hindi siya pwede lagyan ng adapter. So hindi mo siya magagamit pang main camera.
Ito 360 cam siya, pero pwede mo siyang gamitin as your main camera. And I hope maganda yung resulta ng ating boses, dahil hindi ko pa na-check eh. Papagas muna tayo dito sa Shell bago tayo dun diretso ng Kawasaki. Racing po, V-Power gasoline. Ano tayo boss? Racing? Racing po. Oh, racing. Okay, sir. Oh. Tama, sir. Right, sir. Thank you. Ayan guys, so lilipat tayo dito ng daan. So yung mga nagtatanong sa akin about ZX4RR, pasyal lang po kayo dito sa may Kawasaki Big Bikes Baliwag, Bulacan. I-entertain po nila kayo kung gusto nyo magpa pre-order or magpa-reserve. Ang dami kasi nagsa-chat sa akin, nagpapa-quote. So akala siguro nila dito ako nagtatrabaho. Dahil nag-vlog tayo last time dyan eh. Ayan guys, so we are here. Ayan, so magpa-vlog tayo ng isang sports bike at isang naked, okay? Alright, so we are here guys. Yan na. Hi sir, kumusta? Pasyal lang ako. Pa-vlog lang ako sa mga motor. Yeah, so yan. Una na ako. Thank you sir ulit. Maraming salamat. Ayan. Ayan guys, so gilap na tayo. Nadiretso tayo ng Pulilan Bypass. Ayan. So naka 360 mode tayo ngayon. Tinaray ko yung 0 dB decibel kung okay siya sa high speed, kung walang static. Kasi kanina naka minus 6 tayo guys eh. So medyo okay naman yung audio, pero mas maganda kung medyo mas malakas pa na hindi nakaka-static. Ayan, try natin naka 0. Ayan, so again, thank you ako sa akin Big Bikes Baliwag sa pag-entertain sa akin. Ayan, so ang dami natin na vlog na motor. Mga short vlogs lang guys, maximum of 10 minutes. So ano lang, hindi naman siya full detailed na review. Mostly some of the specs lang and aesthetics and yung mga prices. Okay, so kung naghanap kayo ng full detailed na review, marami naman sa YouTube guys. So ako, more on ano lang, more on summary lang yung aking mga review. Ayan. Ayan guys, so dito tayo sa may ano, bypass papuntang Pulilan entry going sa north. Punta tayo sa may Tim Hortons, magkakapit tayo doon bago tayo umuwi. Satisfied naman ako sa ating camera, sa ating bagong camera guys. Napakaganda ng quality, napakaraming pwedeng gawin sa camera na to. At most of all, yung audio natin maganda na guys. So napakaganda ng kanyang wind reduction. Okay, so hindi mo ganong dinig yung ambient noise sa labas. And then yung clarity ng ating boses maganda, clear na clear. Okay, so ni-experiment ko lang yung iba't ibang klaseng decibel plus minus, kung ano mas magandang gamitin sa motovlog para mas mapagbigay tayo ng magandang vlog sa ating mga viewers. Ayan. So again, thank you for watching guys. I'll see you guys on my next vlog. Ride safe.